panggabi siya. Call center siya eh. Oh, call center. Oo, kaya panggabi siya. Oo. Opo. Tapos, edi, sakay siya ng bus. Nung ano, tinetext namin yung anak ko. Oo, oh, sumagot? Eh, hindi po sumasagot. Hindi sumasagot? Opo, eh, luba akong nag-aalala. Eh, baka naman walang load. Hindi po, ano eh. Hindi mo tinawagan? Cannot be reached. Ah, cannot be reached. Yes, oo. Tinawag ko na ang bugtong at buhay na Diyos. Huwag mo pong pababayaan ang aking anak. Oo, ano ang nangyari sa anak mo? Kaya ngayon, nung isang kasamaan niya, oo, pinuntahan namin sa bahay. Anong sabi? Nag-aalala rin siya. Tinatawagan niya rin hindi yung rin anak mo. Hindi niya makontak? Hindi niya makontak. Kaya ang ginawa niya, yung pinaka-supervisor. Nang bus ng, company? Hindi, supervisor ng po. Nung kumpanya, ng call center? Kumpanya, oo, oh, ang tinawagan niya. Oh. Sa na, madaling salita? Oo, oh, yung madaling salita po, eh, naroon pa lang anak ko, nakapasok na. Pumasok pa lang? Yes, na hindi pala na kasama sakay doon sa bus ng Del Carmen na naaksidente? Hindi po kaya laking pasalamat ko sa bugtong oh at buhay na Diyos. Talagang pinag-adya niya. Eh, anong sabi sa iyo? Bakit daw hindi nagte-text? Eh, nakasalang na po sila sa trabaho. Bawal na pala. Ah, bawal pala yung telemedia. Oo, naman bawal pala po yung pala ano. Naman. Oo. Kaya, nung pinaka-head na nila, yun oo ang tinawagan nung kasamahan, kaya na-confirm lang namin. Hindi pala siya sakay doon sa na-accident. Sakay. Palapakan kaya natin, palapakan natin. Sister Esther, ako po yung nagpapasalamat. Ako po yung nagpapasalamat kay Father Lahi, kay Elder Well, Brother Well, lalo't higit sa lahat, sa nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Hesukristong, pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po. Salamat po. Umaga po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga taga-subaybay. Muli na naman pong nagpupugay sa himpapawid, ang palatuntunang may dala ng buhay, nagpapahaba ng buhay at nangangalaga ng ating kalusugan. Ito ang palatuntunang pinamagatang Back to Christ, Revelation, Healing Crusade o Father Lahi. Na hindi ko makakalimutan. Back to Christ, Revelation, Healing Crusade o Father Lahi. Ang natatangi, ang nag-iisa at walang katulad na palatuntunan sa himpapawid na nagtatanghal ng pinakadakilang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng mga kagalingan ng lahat ng uri ng inyong mga karamdaman, ng mga biyaya at mga pagpapala, lakas at kapangyarihan at kaligtasang ibinibigay sa lahat ng mga taong gumagamit ng banal na langis ng buhay. Ang nag-iisang nakatayong mandirigma ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, magpahanggang sa mga oras na ito, laban sa lahat ng uri ng mga karamdaman ng tao na bigay ni Satanas. Back to Christ, Revelation, Healing Crusade o Father Lahi.
kanya saan man po kayo naroroon ngayon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito. Halina po kayong lahat, sama-sama ninyong pakinggan ang pagtatanghal ng ating palatuntunan, ang Back to Christ Revelation Healing Crusade of Father Lahi. Ang pag-ibig niya kailanman hindi magbabago, sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Alaala, alaala, buhay na alaala sa kamatayan ni Jesucristo. Samantalang ako'y natiwalag, kanya ako natagpuan. Alaala ito na hindi ko kailanman hindi siya magbabago. Walang katulad ang kanyang pagmamahal. Siya'y walang kapantay na Panginoon ko. Sa araw-araw paglilingkuran ko siya habang ako'y nabubuhay. Alaala, alaala, buhay na alaala sa kamatayan ni Jesucristo. Samantalang ako'y natiwalag, kanya ako natagpuan. Alaala ito na hindi ko makakalimutan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta po kayo ngayong araw ng Huwebes, 4 ng Hulyo? Sa pangalan po ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Father Lahi, kami po ang inyong mga maliliit na lingkod. Ako po si Elder Ver. Kasama ko si Brother Ruel. Magandang umaga, Elder Ver. Good morning po sa inyo lahat, sa lahat ng ating mga kapatid na nakikinig. Ngayong umagang ito ng Huwebes, tayo po'y pecha a 4 na. Phil American Friendship Day, July 4. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid na naabot ng ating palatuntunan. Saan man paning kayo ng mundo naroon, binabati namin kayo ng Good Thursday Morning. Magkaibigan pa ba yung Amerika at saka Pilipinas? Ang alam po, kaibigan natin ay China. Kaibigan ba yun? Yan na alam po. Nang babangga ng bangka. Yung Amerika, walang ginagawa, hindi murahin na murahin ang presidente. Hindi ba? Magkaibigan. History yan kasi. Kaya... Magkaibigan pa ba? Ang alam po, kaibigan natin, China talaga. Oo, China na. Nagbago na. Samantala, huwag niyong kalilimutan, ngayong Sabado, huwag kayong mawala. Villases Public Auditorium, Villases, Pangasinan.
At araw naman ng Linggo, nandiyan naman tayo sa Amphitheater, Quezon City Memorial Circle. At muli ay tinatawagan ko yung mga tagalalawigan ng Pangasinan na nag-iintay na ang concert ay dandaganapin sa Rosales Dim. Pinagsikapan po ni Elder Berrian at ni Brother Joy Monte. Eh, pero napatapat po sa pista na Rosales. At yung dim na dating ginagamit natin ay punong-puno ng mga paninda na hindi natin magagamit. Wala namang ibang dim na makuha sa Rosales. Ay kaya kung iniisip ng mga taga-Pangasinan na yung dating ginagawa natin na pagkatapos ng kuneta ay sa Rosales ang concert, baka po hindi mangyari sa taong ito. Dahil wala nga akong makuhang venue dyan sa Rosales. Kaya kung kayo'y umaattend dyan sa Rosales, umattend kayo sa Sabado. Ito na po yung hinihintay ninyo. Yung dapat ay concert sa Rosales, dyan po natin gagawin sa Villasis. Kasi wala mga pong venue na makuha sa Rosales. At ang promo, kung ano ang promo sa kuneta, yun ay ibibigay natin. Pambihira, swerte. Pag nakabili ng 20, libre ang 10, libre ang 20 holy water, libre ang 20 power ID. Pagkatapos, meron pa silang libre na isang portable multimedia speaker. Multimedia speaker. Pag nakabili ng 10, meron 15. May 10 holy water, may 10 power ID, may 2 t-shirt, may 2 kape. Pag nakabili ng 5, may 2 bottle libre, may 5 holy water, may 5 power ID, may 1 kape, may 1 t-shirt. Pambihira. Yan ang mga promo. Promo sa kuneta, dadalhin sa Villasis? Oo, yan talaga ang kompromiso eh. Dapat ay sa Rosales, pero hindi nga magagawa dahil walang venue sa Rosales. Dito po natin gagawin niyan sa Villasis, Pangasinan. Kaya magpuntahan na kayo. At yung mga Bible reader na hindi nagpunta sa Banal na Bundok dahil iniintay tayo sa Rosales, magpuntahan din kayo sa Villasis. Magsasalita kayo at pagkatapos, ibibigay sa inyo na darber ang sertipiso o gawad pagkilala at pasasalamat. Lahat ng Bible reader. Kabait. Yung mga hindi nakapunta sa Banal na Bundok, ito na yung inyong pagkakataon. Magpaliwanag, magsalita dyan sa Villasis Public Auditorium. Yan po. Samantala, bago tayo magpatuloy, narito ang ating pangbungad na bilang. Kahit sanding gabi na may sadyang gumigising o pagpurihin ang pangalan mo, di masukat ang aming kagalakan na nakilala ka Hesus Kristo, Diyos ng mga Diyos. Kristo Diyos ng mga Diyos,
kahirapan pa ang dadanasin ng aming buhay. Hindi ka namin itatagwin. Yesu Kristo, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang lumikha sa lahat ng bagay. Yesu Kristo, na wala kang kulangan. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos na may-ari ng aming buhay. Kristong Diyos, pangalan niyo? Ako po si Teresita Nopuente. Tagasan po kayo? General Trias po. Pero sa Imus, Anabu Hills, Imus po ako. Na, Sister Teresita, ano po masasabi mo? Ako po muna yung unang-una nagpapasalamat sa buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Heso Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit po kayo nagpapasalamat? Dahil po sa banal na langis ng buhay. Ano po nangyari sa inyo? Ilang araw na po kasi itong nararamdaman sa sarili ko, yung balakang ko at saka yung... Yung balakang? Opo, balakang. Part po dito. Sa likod ng bewang? Opo, masakit. Sumasakit. Kahapon po, dun sa banal na langis portion namin, sa gawain namin, pinahiran ko po siya kasi masakit po yun. Ibig sabihin, nag-joke na kayo kahapon? Opo, sa Anabu Hills po. Sa Anabu Hills? Opo, tuwing Saturday po. Pinahiran ninyo ng banal. Opo, mayroon po kasi kami doon portion bago kami manalangin sa hapon. Mayroon po kaming banal na langis dyan na lahat ng aming ng mga kasapi ay nagpapakin. Opo. Ngayon? Kahapon po, ganun po, ginawa ko yon. Tapos nilagay, hinaplusan ko po nga yung balakang ko at saka yung puson ko. Kasi ilang araw ko, since Thursday ko pa po yung nararamdaman. Sumasakit talaga. Opo. Tapos po, pag-uwi ko po kahapon, usapan na po kung pupunta rito. Biko, hindi nga ako siguradong makakadalo kasi nga yung masakit po talaga. Kahapon po, pag-uwi ko sa bahay, pag-uwi ko po, tumawag ako sa anak ko. Sabi ko, anak, sunduin niyo ako sa gate kasi hindi na ako makalakad dahil masakit po talaga yung dito ko. Tapos, sinundo po ako ng anak ko. Tapos, sumabay po yung pananakit, grabe na naman ang ulo ko. Tapos po, pag-uwi ko po sa bahay, pinagpahinga po ako ng anak ko. Nung oras po ng panalangin, bago mag-alas 6 ng gabi, pumasok na po ako agad sa prayer room. Kasi po may kwarto kami doon sa baba, hindi ko na yung ginagamit. Ginawa kong prayer room. Tapos po, pumasok po ako at nanalangin ako. Pagka iniling ko po sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, pagalingin niya ang lahat ng sakit ko mula ulo at saka yung balakang ko. Kasi po natatakot po ako dahil po yung uncle ko po nasa ICU ngayon dahil kidney problem. Takot po ako ng ganun. So yung mga anak ko po nagagalit sa akin, gusto na akong dalhin sa ospital kagabi. Sabi ko, hindi anak, banal na langis lang ang katumbas nito, katapat nito. Kaya pagkatapos ko pong manalangin, humiling po ako sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na pagalingin niya ako para makadalo ako ngayon sa gawain dito. Tapos po, umakyat na po ako sa kwarto namin, tinawag ko yung bunso ko, anak, haplusan mo ako ng banal na langis ng buhay, kunin mo doon sa drawer sa kwarto sa baba, sabi kong ganun. So, yun po,
Hinaplasan po ako ng anak ko ng banal na langis. Tapos yun nga po, tapos ko manalangin, nagbuhos ako sa ulo ko na naman at uminom na naman ako. Sabay tapik sa akin ng ano, ng power ID ko at power medal. Tapos po umakyat na ako kasi masakit nga po talaga. Gusto ko nang matulog. Tapos po inutusan ko nga yung anak ko. Tapos pinahaplasan ko po. Tapos kinuha ko po yung mga label na naman ng bote ko, ng banal na langis. Pagkahaplas po ng anak ko, tinapalan ko po dito ng dalawa at dalawa rin sa likod. Sabi ko, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Heso Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, ikaw ang aking kagalingan. Bukas may gawain kami sa silang, nangako ako na ako'y dadalo. Kaya yun po ang hiniling ko. Tapos po, nakatulog po ako ng maayos. Pagising ko po ng 6 o'clock, nanalangin uli ako. Tapos po, tinawagan ko na si Sister Evelyn. Sabi ko, Sister Evelyn, tara, simba tayo sa silang. Sabi kong ganun. May liwanag, may init. Kasi si Sister Evelyn di makasimba kung uulan dahil yung mga apo niya, kasama niya. Tapos ako naman, hindi makakasimba kung masakit ang aking hindi ako makalakad. Ngayon po, nung pagkatas ko po manalangin, pagtingin ko po sa panahon, mainit. Kaya bigla ko pong tinawagan si Sister Evelyn. Habi ko, Sister Evelyn, tara, simba tayo sa silang. Okay. Ano ngayon ang nangyari sa balakang mo? Ngayon po, wala na po kasi pagising ko, wala na po siya. Hindi na po siya masakit. Palakbakan po natin. Kaya ako po'y pagising ko, nagpuri ako at nagpasalamat. Ako po'y nagpapasalamat. Unang-una, sa bugtong na sugo na si Father Edmundo Makasalig Lahi. Pangalawa, sa lingkod, sa maliit na lingkod na si Elder Ver at Brother Rowell. At lalong higit sa lahat sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Heso Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sister Vita Maravillas, 440 JP Rizal Street, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ang telepono 0915-272-9425. Brother Amor Katwiran, Melody Heights Subdivision, Muson, San Jose, Del Monte, Bulacan. Meron din sa bahay ni Sister Norma Bonio, Phase 3, Block 2, Lot 6, Section 21, Pabahay 2000 Muson, San Jose, Del Monte, Bulacan. Brother Victor Lobedillo, P.E. Morales, Santa Cruz, Marinduque. O kaya naman ay kay Sister Maylene na nagtitinda ng puso sa palengke ng bayan ng Santa Cruz. At si Brother Pidyong Tilar ng Barangay Layag-Layag, Isla ng Mugpog, Santa Cruz, Marinduque. Ang telepono 0909-301-0642. Brother Julito Tantan, Sitio Bukid, Barangay Riverside, San Pedro Laguna. Brother Loreto at Sister Donna Lawang, 43 Santa Pedomana Street, Aguilar, Pangasinan. At ganun pa din kay Nanay Cecil Bautista, Barangay Toko, San Fabian, Pangasinan. Tapos lamang ng Barangay Hall along the highway. Ang telepono 0950-032-7825. May simba tuwing Sabado. Sister Estrella Laudit, Block 2, Lot 39, Amorosolo Street, Las Piñas Subdivision, Bahayang Pag-asa, Imus, Cavite. Ang telepono 0918-447-7961 o kaya naman sa kanilang landline 0464182825. Brother Thames Vidal, Barangay 2, Poblacion, Calamba City, Laguna. Tabi lamang ng F-Gas, bilihan ng gasol. Sister Meli Simbahan, Ambulong, Tanawan, Batangas. Sister Milna Entulin Rodriguez, Tumana, Marikina, Revelation, 71 Ampalaya Street, Tumana, Marikina City. Ang telepono 0909
269-7572 Humaliwa po lamang pagdating ng Angel's Burger. Brother Joy Monte, number 25, Pine Street, Barangay Zone 5, Rosales, Pangasinan. Tapat lamang ng Municipal Health Center ng Rosales. Sister Rosalina Galvan, Barangay Kalumbuyan, San Quintin, Pangasinan. Brother Virgilio Cancino, Jumaira Sari-Sari Store, Barangay Nagkaisa, San Nicolas, Pangasinan, along the highway. Sister Mercedes Ramirez, Revelation 2, Quirino Street, Huyapo, Nueva Ecija. Sister Dading Agbuya, MH Del Pilar Street, Bayambang, Pangasinan. Ang telepono, 0908-317-9439. Brother Fidel Arsalud, Asingan Motor Parts and Oil Center, 226 Victoria Street, Poblacion East, Asingan, Pangasinan. Brother Roque Astrero, Barangay Bungar, Malasique, Pangasinan. Sister Doreen De Vera, Barangay Kabildatan, Rosal Road, Basista, Pangasinan. Sister Rosalina Soriano, Rizal Street, Poblacion, Urbistondo, Pangasinan. Sister Feliciana Lambino, Santa Rosa Street, Panihig, Tarlac. Sister Claudia Medrano, Barangay Nara West, San Manuel, Pangasinan. Sister Linda Dunja, Abalos Street, Tabilaman ng Villa Rica Pawn Shop, Umingan, Pangasinan. Sister Leoning Miranda, Barangay Kuliling, San Carlos City, Pangasinan. Tapat lamang ng Barangay Hall. Ang telepono, 0999-330-3966. Sister Leonora De Vera, Gilingan Store 114, Public Market, Tayug, Pangasinan. Ang telepono, 0907-299-9475. Tuloy-tuloy na tayo. At may mga sulat tayo na kinakailang basahin natin, Brother Will. Ito galing sa Lalaan Central Elementary School, Lalaan Segundo, Silang Cavite, Dear Father Lahi, Elder Ver at Brother Well. At lalong higit sa lahat, sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na pinaka makapangyarihan sa lahat, ako po'y lubos na nagpapasalamat, unang-una, kay Father Lahi, pangalawa sa iyo, Elder Ver, at sa simpatikong anak ni Elder Ver, na si Brother Well, talagang may simpatiko. At higit sa lahat, sa pinakamakapangyarihang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat dahil sa patuloy na ipinagkakaloob niyang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, biyaya at kalakasan at buhay na walang hanggan. Gayon din ang kaligtasan sa kapahamakan, sakuna, aksidente at sa masamang espiritu, pangbihira. Patnubayan mo po kami mag-anak at pagpalain sa lahat ng aming gawain at paroroonan sa araw-araw ng aming buhay. Dalangin ko po sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na makasama ko sa paglilingkod ang aking pamilya. Pagpasensya na po ninyo ang aking kaunting handog para sa ating programa sa radyo, halagang 1,000 pesos. Ako po si Sister Oy Beratio Capara ng Biga Uno Revelation, Silang Cavite, sa pamumuno ni Brother Odjong Aranda. Father Lahi, Elder Bear, and Brother Ruel, magandang umaga po. Nandito po kami sa Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat po, kalaki po nito, ang handog sa palatuntunan galing kay Sister Joy De Roca. Baliwag Revelation, Baliwag Bulacan, anak ito niya Sister Marisol at Brother Nato De Roca. Salamat po. Isa pa rin sulat, Dear Father Lahi, Elder Ver at Brother Well. Father Lahi, Elder Ver at Brother Well, si Sister Remy De Lejero po ito. Magpapatotoo po ako sa kapangyarihan ng power password, banal na langis ng buhay at banal na tubig ng buhay. Noong June 10 ngayong taon ay nakita ko ang kaliwang mata ko na namumula habang ako'y nananalamin. Parang may dugo na kumakalat sa kaliwang mata ko na halos
ay natakpan na yung itim. Pagkaganyan pa naman, pagka sa mga may edad, yung ganyan may namumula at kumakalat na dugo sa mata, iba-iba ibig sabihin yan. Chicheck upin agad yan ang doktor. Natakot na po ako, baka ito ang dahilan ako'y mabulag. Kaya ginawa ko po ay lumuhod ako at binasa ko ang power password at humingi ako ng tawad sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo. Pagkatapos uminom po ako ng isang takip ng banal na langis ng buhay at banal na tubig ng buhay. Pagkatapos pinahiran ko po yung kaliwang mata kong namumula at pinahiran ko ng banal na tubig at pinatakan ko. Sa loob ng 5 araw, Elder Ver, gumaling po ako. Pambihira. Father Lahi, Elder Ver at Brother Wal, maraming salamat po. At pinaunlakan ninyo ang paanyaya ng Muson Revelation sa pangunguna ni Sister Helen, Brother Jerry Bagais, Brother Amor Katwiran. Maraming salamat po sa lahat ng Revelation Coordinators at members sa inyong pagdalo. Tanggapin po ninyong kaunting handog, 1,500 pesos mula sa officers and members ng Pabahay 2000 Revelation Muson, San Jose del Monte, Bulacan, para sa ating radio program. Gumagalang at nagmamahal, Brother Sid at Sister Remy Delhero at mga miyembro. Yung lahat ng coordinator ng Bulacan ay nandyan sa Pabahay 2000 at sila ay nagkaisa-isa na minsan sa isang buwan ay magdadao sila ng pa-concert. Pinapangunahan to ni Brother Nato, si Sir Maricel de Roca, ng Baliwag, Brother Serapio Garcia ng Ligas, Brother Isidro de Lejero ng Pabahay 2000, Brother Crisanto Ramos ng Malibong Matanda, Panday, Bulacan, Brother Bonifacio Muñoz ng Santa Maria, Bulacan, Sister Suntita Pellegrino ng Sapampalan, Brother Amor Katwiran ng Muson San Jose del Monte, Bulacan, at marami pang iba. Ang kanilang napagdesisyonan sa loob ng isang buwan magpapakonsert ng minsan ang alinman sa mga revelation ito ng lalawigan ng Bulacan. Samantala, narito muna ang ating unang Bible reader. Bible reader ng Antipolo, Sister Sioni Gutado. Palakpakan po natin ang tunay at nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo ang makapangyarihan sa lahat. Ano po niyo mga kapatid? Magpasalamat po tayo sa bugtong at buhay na Diyos na walang katapusan. Dahil tayo, isa sa kanyang mga pinili at mga inibig. Kaya lagi tayong magpasalamat araw-araw sa ating buhay. Pero, tayong mga back to Christ, dapat laging sumusunod sa pag-uutos ng bugtong at buhay na Diyos. Alam niyo po, pag nagpapawaro sa El Delver, di ba lagi sinasabi, tanggalin natin ang ating mga alahas, lalo ang mga babae. Kaya bago tayo magpower, pinaalis niya. Nagtatanong yung iba, bakit bukod tanging kayong mga back to Christ? Bawal na bawal sa inyong alahas. Dito po ang kasagutan, nasa loob po ng Bible. Makinig po kayong mabuti. Nasa Isaiah 3:16. Ang sabi ng Panginoon, palalo ang mga anak ng Israel. Pasulyap-sulyap, pakending-kending, pinagmamalaki nila ang kanilang mga alahas, ang kanilang mga payas sa buhok, ang mga payas nila sa mga kamay, ang mga singsing, ang mga pulseras. Ayaw na ayaw po ng bugtong at buhay na Diyos na mga babaeng laging maraming kalbat sa katawan. Kasi po, ang ating katawan ay templo ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya ayaw nyo na palagi lang kung anong nakalagay sa atin. Ang pwede lang po ay rilo. Ang banta po niya dito, sa Isaiah 3:16, dadating ang araw, kakalbuhin ko ang mga babae ng Israel. Kasi masyadong dating, nang dating nila ay masyadong palalo. Kaya po, pagka nagpapower na, pinaris po ni Eldelber ang mga alahas, lalo po sa mga babae. Sana po ay lagi niyo pong tandaan yun.
Kasi ano nga ng bugtong at walos na kung ano nung nakalagay sa ating katawan, lalo mga babae. At tayo po ay laging dapat sumunod. Tinatanong nila, bakit daw laging Sabado ang ating simba? Maraming nagtatanong, laging nangungutya. Ang dami na inika ng araw, bakit kayo palaging Sabado? Alam po ninyo, basahin po nyo sa talaan, number one. Sa araw ng Biyernes, ikapitong araw ng Sanlinggo, naghahanda ng mga Hudyo. Araw ng pamamahinga, kinabukasan, araw ng Sabado. Ang sabi nila, oh, ay mga Hudyo naman ang binanggit, hindi naman ika mga Pakto-Christ. Bakit Sabado kayo lagi? Alam niyo, doon po bumaba ang bugtong at buhay na Diyos sa Israel. Kaya po doon ang mula ang ating relihiyon sa Israel, sa ibang bansa. Kaya po yung sinasabi sa Bible, Bible po yun ng mga Katoliko, yung po ang nakalagay sa talaan, napakaliwanag. At saka po nakalagay dito sa, nagtatanong sila kung bakit araw lagi tayo ng Sabado, ang ikapitong araw daw ay Linggo, hindi po. Basahin po natin dito sa Bible. Lucas 24:1-7. Umagong-umaga ng unang araw ng Sanlinggo, ang mga babae ay nagtungo sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, nadatan nilang nakagulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit, wala na ang bangkay nang pumasok sila. Wala na ang bangkay ng Panginoon sa Kristo. Samantalang nagkakagulo, nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila, sukat di akalain sa tabi nila, ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y numuhod, sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong siya'y nasa Galilea pa. Ang anak ng tao ay kailangang maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus. Sa katlong araw ay muling nabubuhay. Pansinin po ninyo, ang unang araw ng Sanlinggo ng buhay ng Panginoong Kristo, di ba? Pasko ng pagkabuhay sa kanila o sa atin. Di ba Linggo? Unang mangmabuhay ang bugtong at buhay na Diyos, Linggo. Bumuhay po kayo ng ikapito. Di ba po Sabado? Kaya po, tama ang ating paglilingkod. Araw ng Sabado, ang ikapitong araw. Kasi ang hinihiling ng bugtong at buhay na Diyos, isang araw lamang ang hinihiling niya para maglingkod sa Kanya. At saka tandaan po niyo mga kapatid, buong katungkulan ng tao ang maglingkod sa tunay at nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos. Panginoong Jesucristo ang makapangyarihan sa lahat. Brother Rino ko sa dating SSS Compound, Speedy Studio, Montillano Street, Alabang, Muntinlupa City, o kaya naman sa mismong bahay ni Brother Rino ko, number 501 5th Road, LNB 2 Compound, Ilaya Street, Alabang, Muntinlupa City. Brother Urbi at Sister Adela Rivera, Poblacion, Urbistondo, Pangasinan. Brother Boy Kalinisan, 098, Panapaan 2, Bacoor, Cavite. Sister Dina Prado, Barangay Dibulusan, Burwanga, Aklan. Brother Eddie Caballero Kapinig, Sitio Colorada, Barangay Tigbao, Aroroy Masbate. Brother Reynaldo Velado Sr., Barangay Pasolo, Hamindan, Capiz. Ang telepono, 0950-917-4608. Sa opisina ng Bacto Christ sa Cabanatuan City, hanapin lamang si Sister Simin Sibayan. Ang telepono, 0916-683-4134. At handa kayong paglingkuran. Brother Ronnie Boy Valdez,
sa tanggapan ng Bakso Fries, Lanzanas Road, Barangay San Pedro, Puerto, Princesa City. Meron silang simba tuwing Sabado. Brother Ding Dong Perez, Santa Ana Villas, Pedro Hill Street, Santa Ana, Manila. Katabi-katabi lamang ng Robinson. Sa opisina ng Bakto Fries sa Quezon City, sa Camias, Quezon City. Number 9, Camias Road, Quezon City. Katapat na katapat lamang ng East-West Bank. Brother Ingo at Sister Eden Dajo, Poblacion, Poron, Palawan. Brother Johnny Maginoo at Sister Aurelia Maginoo, number 125, P. Alcantara Street, San Pablo City, Laguna. Ang telepono, 0933-991-1536. Brother Alvin at Sister Marie, Barangay Panlaitan, Buswanga, Palawan. Ang telepono, 0975-861-7605. Brother Noel Acabado, Barangay Maglalambay, Buswanga, Palawan. Ang telepono, 0975-647-6516. Sister Remedios Alipio, Porok 2, San Agustin, Castillejos, Zambales. Ang telepono, 0920-620-0995. Sister Vita Maravillas, 440 JP Rizal Street, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ang telepono, 0915-272-9425. Brother Bernabe Talanya, Kalikid Norte Revelation, Kalikid Norte, Cabanatuan City. Sister Margarita Mangawang, Kaanawan Revelation, Barangay Kaanawan, San Jose City, Nueva Ecija. Brother Camilo Mel Palaruan, San Isidro, Zaragoza, Nueva Ecija. Brother Daniel Paragas, Barangay Lower de la Paz, Antipolo City. Brother Jose Rosa Tasso at Sister Norma Rosa Tasso, 0350 Mateo Bonifacio Road, Kay Pombo, Santa Maria, Bulacan. Tabi lamang ng dating slaughterhouse ni Ato Mateo. Ang telepono, 0905-077-1581, 0975-766-6741, at 0923-962-6721. Samantala, huwag kayong mawawala, huwag niyong kalilimutan ngayong Sabado, magkasama-sama tayo sa Villasis Public Auditorium, Villasis Pangasinan, at araw na Linggo, nandyan naman tayo sa Amphitheater, Quezon City Memorial Circle. Sabi dito, Father Lahi, Elder Bear, and Father Ruel, isang matamis at mapagpalang umaga, ang batis ko, lalong higit sa lahat, ay sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Heso Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi ako bagong miyembro. Katunayan po, 1995 pa lang, nadidinig na namin ang programa ninyo sa radyo at mula noon ay nakikinig na kami at tinanggap na namin ang katotohanan. Ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Heso Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Taong 2007, lumuwas ako ng Manila at noon din ay nakapagpabautismo ako sa iyo at nakadalo na din kami ng ilang concert sa Cuneta. Ang mali ko lamang ay hindi pa ako kumuha ng authorization sa iyo para makapag-doctrine na kami sa aming bahay itong Sabado. Payuhan mo naman kami. Ayaw ko nang bumalik sa dati.
Ang totoo ay pinupuntahan pa kami dito sa bahay para doktrinahan ng iba't ibang doktrina. Yun ang dahilan kung bakit ibig kong magkaroonan ng katibayan na mula sa iyo bilang katiwala ni Father Lahi sa mga kasapi ng Bakto Christ. Lubos na gumagalang Faina Bildarta Gasilaw ng Barangay Dibay, Kalayan, Cagayan. Isipin mo, sa kabila ng bumabagyo, nakarating ito ng Pabahay 2000. Maraming salamat po. Samantala, magandang umaga, Father Lahi, Elder Ver at Brother Ruel. Elder Ver, gusto kong ibahagi sa mga nakikinig itong napakahalagang talatang ito na inaakala kong makakatulong malaki sa lahat ng mga kasapi ng Back to Christ, lalo upang lalo silang maging matibay sa kanilang pananampalataya. Sinabi po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, pero ang pakiramdam ko ay lalo na kapag binabasa ko ito ay parang si Father Lahi po ang nagsasalita sa harap nating lahat. Narito po ang talata, Pilipos 2:12-18. Kaya mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama pa ninyo ko. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kaloob. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol maging ulirang mga anak ng Diyos. Kalaki po nito ang 1,000 piso. Ang sumuna, Sister Toyang Bertusio ng Lalaan Segundo, Silang, Cavite. Maraming salamat, Sister Toyang. Sabi ng unang Korinto 4:20, ang kaharian ng langit ay wala sa salita kung hindi nasa kapangyarihan. Hindi pala sa dami ng kasapi, hindi pala sa dami ng salita, hindi pala sa laki ng kayamanan, hindi pala sa tagal, at hindi pala sa lalaki ng simbahan ang kaharian ng langit kung hindi nasa kapangyarihan. Ang pinag-uusapan po natin ay kung nasaan ang kaligtasan. At Biblia ang nagsabi, ang kaligtasan ay nasa kapangyarihan. Wala sa salita. Kahit na gano'ng katagal ka sa iyong relihiyon, kahit ito ba nga ang kinagisnan mo, subalit wala kang maramdaman na kapangyarihan, ay dapat mag-isip-isip ka na. Bakit? Kasi hindi lamang kaligtasan mo nakataya dito, kundi ang kaligtasan ng buong pamilya mo. Ayaw mo nga silang ipakagat sa lamok. Ayaw mo nga silang ipakagat sa langgam. At pag meron silang karamdaman, ay ramdam na ramdam mo din. At sa lahat ng hirap, ay hindi mo sila kayang tiisin. Kapatid, pag dumating ang araw ng paghuhukom, makaya mo kaya na makikita mong naghihirap sila sa nag-aapoy na impyerno? Maliwanag po sinabi, ang kaligtasan ay nasa kapangyarihan. Huwag mo itong kalimutan. Hindi ako, o hindi si Father Lahi, hindi rin si Brother Ruel ang nagsabi, Biblia. Meron akong patutuo na hindi nakakalimutan. Nagtutulak ng kariton habang naglalako na yakult. Tinamaan ang kidlat, Brother Ruel. Kitang-kita ng mga tao na nag-aapoy ang dibdib. Ibig sabihin, tinamaan talaga ng kidlat. Pero hindi siya natumba. Hindi siya nawala ng malay. Hindi siya nasunog. Hindi nasunog. Nung mawala ang apoy, walang sugat, walang sunog, walang gasgas. Subalit,
yung power medal na suot-suot niya ay sunog na sunog. Bihira. Ibig sabihin, iniligtas ng kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Uulitin ko na naman, malimit ibinibid ako ito. Yung si Pastor Dominguito ng San Pedro de Luna ay pastor ng isang relihiyon sa loob ng 13 taon. Subalit na mamatay sa colon cancer ang kanyang asawa, ay naglayo siya. Tumigil siya sa pagpapastor at nagbabasa na lamang ng Bible sa bahay. Subalit isang madaling araw, natagpuan niya ang ating palatuntunan at nahikayat siya makinig dahil sa gaganda ng mga patutuo. At nang mapakinggan niyang tinalakay ko ang paborito niyang talata 1.8.32, na kailangan talagang mahanap ng tao ang katotohanan pagkat ito ang magpapalaya sa bawat isa. Nakinig na siya ng regular sa ating palatuntunan. Sa araw, gumating siya sa amphitheater. Sabi ni Pastor Dominguito, meron akong bukol na malaki sa likod ng aking binti. Buhay pa ang asawa ko. Taglay ko na ang malaking bukol na yon. Pero nung gumamit ako ng banal na langis, wala pang isang linggo na pinapahiran ko ay natunaw ang bukol. Sabi ko sa sarili ko, sabi ni Pastor Dominguito, dito na ang totoo. Si Pastor Dominguito ay nagpabautismo na sa Bacto Christ. Alam po ninyo, nakakatuwa. Pagkat napakadami mga patotoo na katulad ng aking mga nabanggit. Subalit pambihira ang katulad ng patotoo ni Pastor Dominguito na harapan tinanggap at tiyakap ang katotohanan, ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit? Sapagkat napatunayan niya ang sinasabi ng Bible, binasa natin kanina, 1 Corinto 4:20, ang kaharian ng langit o ang kaligtasan ay wala sa salita kung hindi nasa kapangyarihan. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang pinakamagapangyarihang Diyos ng mga Diyos, Hesukristo. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ka ng mga Panginoon at Hari ka ng mga Hari. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Naanupat ang langit ng mga langit, siyang iyong tahanan. Ikaw ang walang dungis at kapintasan at ikaw din ang nag-iisang pinakabanal at pinakasagdal na Panginoong Hesukristo na pinakamagapangyarihan sa lahat. Na walang katulad at hindi matutularan, na ikaw rin ang walang kapantay at hindi mapapantayan magpakailanman, sabagat ikaw ang walang simula at wala rin katapusan. Ngunit bumaba ka dito sa sanlibutan nagkatawang tao, sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Ikaw ay nagdusa at nagpakamatay upang mabawi lamang kami mula sa tiyak na kamatayan. Kaya ikaw, Hesukristo, ang aming tagapangalaga, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi, pinakamabisang gamot sa lahat naming karamdaman. Ikaw ay nasubukan na ng libu-libong henerasyon sa 4 na sulok ng daigdig, at nang dahil sa iyo ang kamatayan ay wala nang bisa, sapagat ikaw ang pinakadakilang tagapagligtas noon, ngayon at magpakailanman, sapagat ikaw ang buhay na walang hangganan. Kaya kami po ay umaasa na kami ay iyong ipagtatanggol sa lahat ng uri
ng mga sakuna o kapamakan at sa biglang kamatayan at sa lahat na masasamang tao, lalong-lalo na sa mga taong lumalapas tangan at nagnanais ng aming buhay dahil sila ay nagagalit sa amin sapagkat sinabi namin ang katotohanan na ikaw ang aming pinakamakapangyarihan na tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na may-ari na walang katulad, walang kapantay, walang katapat. Katakataka, kangahanga, kamanghamangha, kagilagilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal at kagilagilabot na kapangyarihan. Upang wakasan, tunawin, durugin at puksahin ang kapangyarihan ng Diablo na lumalaganap at namiminsala nitong kapanahunan ngayon. Sapagkat ikaw lamang, Hesukristo, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na kayang makapagbabago ng aming landas at sa takbo ng panahon. At ikaw lamang, Hesukristo, ang may mapagmahal na puso na kaya mong patawarin ang napakarami naming kasalanan. Kaya sana po, Hesukristo, kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig upang kami ay maligaya na maglilingkod sa iyo, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Hesukristo mula ngayon at magpakailanman sa aming buhay. Amen. Bakit ka nga ba manghihina? Dapat ka nga ba malungkot? Si Kristo ang aking buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po sa pangalan po ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ni Father Lahi, nagpapaalam na po kami, Brother Wal. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig at tumutok sa ating palatuntunan. Magkarinigan ulit tayo bukas, araw ng Biyernes, dito pa rin sa DZXL 558 kHz sa inyong talapitan, alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw. At syempre, huwag kayong mawala sa Sabado, Bilyasis Public Auditorium, Bilyasis, Pangasinan, at Linggo, Amphitheater, Quezon City Memorial Circle. Maraming salamat po. Ako po naman si Elder Bear, nagsasabing maganda umaga po at mabuhay tayong lahat.